out now. Umiinigin ko naman ang tao yung kasalanan ko. Bakit hanggang ngayon ayaw nila kasalanan? Biyernes nang bumitaw sa isang website ang ngayon kontrobersyal ng video ni na Katrina Halili at Dr. Hayden Co. Sa nasabing video, makikita si Hayden na kumakanta habang sinasabayan ang pagsayaw ni Katrina habang patuloy si Hayden sa pag-iwas. Si Katrina naman nag-ipon ng lakas ng loob upang sagutin ang issue. Ako po yun, 2 years ago. 2 years ago nangyari yun. Yun yung time na kami po ni Hayden. May time minsan nag-video po kami, like yung rehearsal namin, nag-rehearse kami dalawa. Tapos yung friend ko nag-video nun. Pero yun lang, yung mga ganun lang. Pero hindi ko alam na nag-video po siya. Hindi ko po alam na every time na nagkita kami, may mga nakaset up na na camera. Hindi ko alam. May mga nagsasabing hindi maituturing na nakakaalarma ang laman ng nasabing video. In a previous interview, tila lumitaw pa nga na proud ang sexy actress sa magandang pangangatawan niya sa video. Pero paglilinaw ni Katrina, ito ang kanyang saloobin. Kaya meron din akong interview na sinasabi na ang proud-proud ko, na may video na ang sexy-sexy ko nun. Alam niyo po, yung video na yun, pag tinignan niyo, sumasayaw. Oo, apektado ako, pero ano bang gusto makita ng ibang tao sa amin, baka matay na ako? Sa sobrang kahihiyan, hindi na ako makalabas ng bahay, saksahan ko yun at sarili ko. Kailangan ko magpakatatag sa mga nangyayari, di ba? Bagamat hindi tinukoy ng website ang kanilang source ng nasabing video, may suspecha na si Katrina. Ang may hawak ng video, 3 tao lang ata. Ayoko na po isa-isa eh. 3, 4 na tao. 4 na tao lang yung merong alam ng video na yon. O 3. Kung sino man yung 4 na yun, hindi ko po alam. Siguro. Basta, ayoko na lang magbanggit. Kasi, ayoko manira ng ano, ng buhay. Bagamat naputol na ang kanilang komunikasyon ni Hayden, may isang pagkakataon daw na nagpaabot ito ng mensahe sa kanya sa pamamagitan ng isang kaibigan. Basta nung lumabas yung video, sinabi sa kaibigan ko, everything is under control. Diba? Parang wala nang lalabas. The next day, sasabihin niya, videos are out. Stay away from the press. Ano to? Diba? Anong gusto niyang gawin? Drugi na ako ng buong buo. Drugi na ako ng kahihiyan na hindi ko pinagtatanggol yung sarili ko. Natingin sa akin ng lahat ng tao, ang sabah-sabah ako. Sa ngayon, hindi mailarawan ni Katrina ang sakit na nararamdaman. Madami eh. Hirap naman isa-isahin. Galit, siyempre. Tapos, bakit ganon? Ang tagal-tagal na nun, di ba? Tapos, tapos kung ano naman po yung kasalanan ko, hinarap ko naman. Hindi naman lahat ng tao kaya naman harapin lahat ng mga kasalanan na ginagawa nila at saka aminin yung kasalanan nila. Pero hindi ko naman sinisisi lahat yun eh, dahil alam ko may kasalanan din ako. Pero, di ba umamin naman ako? Umiinigin ko naman ang tao yung kasalanan ko. Bakit hanggang ngayon ayaw nila kasalanan? Ayon kay Katrina, hindi biro ang epekto nito lalo na sa kanyang ina at kapatid. Ngayon, hindi po kami nag-uusap muna ng nanay ko, ng kapatid ko, wala. Tatay ko lang po ang nakausap ko ngayon. Siyempre, naapektuhan na po sila, di ba? Sino bang matinong magulang matutuwa sa mga nangyayari? Di ba? Sa ngayon ay naghahanda na ang aktres sa susunod na hakbang. Hindi ako aware kung ano pa yung video na mga lalabas kasi hindi ko nga alam, hidden cam nga po yun, di ba? Kung meron pa silang ilalabas na masama, edi magkita-kita na lang po kami sa kote. Siguro naman pwede naman ako lumaban sa kanila, di ba? Kasi sobrang na naman nila ako dinudurog, di ba? Pero kung may isa pa, sabi ko po sa inyo kahit mawalan ako ng trabaho, wala akong pakialam. Nalaban po ako sa kanila. Na sana, ano, matapos na lahat, maayos na lahat yung mabalik na yung trabaho ko, maayos na yung pamilya ko, taba na. Kasi po, ano, durog na po ako eh, kasi ayoko na.
Minsan na rin daw sumagi sa isip nito ang iwan ng showbiz. At ayaw na sa akin ang trabaho ko, uuwi na po ako sa probinsya ko, doon na lang po ako. Diba? Ako nandito lang ako kasi gusto pa ng tao sa akin. Ngayon, siguro ilang buwan wala pa ako trabaho, uuwi na ako. At hindi yun parusa sa akin po, gustong-gusto ko yun, manahimik na ako. Habang tila bumabalik na sa normal ang lahat para kina Vicky at Hayden na ilang ulit nang namataang magkasama, si Katrina patuloy pa rin hinuhusgahan. Hangad na rin sana nitong kalimutan ang masakit na karanasan at higit sa lahat, maibalik ang respeto sa kanya bilang babae. Babae rin naman po siya, di ba? Ayoko na magpaliwanag. Siguro pag nagkasalubo ko si Doc Hale, hindi ko alam, baka masapak ko. Sa akin kasi, siyempre kahit paano, di ba, pinasok ko yung relasyon na yun, kahit paano may respeto ko sa kanya. Sana kahit paano may respeto, alam mo yun, kahit hindi na lang yung respeto na iniisip ko, kahit respeto bilang tao. Tama nga yung sinabi niya, for fun, di ba? Yun naman yung sinabi niya sa akin dati, di ba? O ngayon ko nalaman na siguro nga for fun. Oo, sige, tanga ako sabihin ng mga tao, tanga nga. Diba? Sorry, tao lang po ako, nagkamali ako, sabihin yung tanga ako, o sige, tanga na tayo, diba? Hindi man mabawi kagad ni Katrina ang respetong hinihingi. Tinitiyak nitong natutunan niya na ang isang mahalagang leksyon at hindi na uulitin pa ang nagawang pagkakamali sa pag-ibig. May mga trials talaga tayong pinagdadaanan, diba? Ito na, siguro ito yung pinakamalaking trial sa buhay ko na dapat kong harapin. Sa mga tao na lang po na nagmamahal sa akin, sa lahat, kung ano po yung nagawa ko, pinagsisihat ko na po yun. Pinagbabayaran ko na po. Natuto na po ako. Pinipilit ko na po kalimutan ko ano po yung nangyari noon. Sorry po kung... Sorry po kung ganito yung mga nangyayari.